Kilala ang Mount Iglit National Park sa isla ng Mindoro dahil ito ang sangtuwaryo ng tamaraw na sa isla lamang na ito matatagpuan. Deklarado itong National Park ng pamahalaan para siguruhin sa mga henerasyong darating na protektado ito at mapanumbalik ang masiglang bilang ng mga tamaraw. Ito rin ang tahanan ng mga katutubong Mangyan na siyang pinakamalapit na kaibigan ng mga tamaraw. Sila ang madalas makausap ng mga taong bumibisita sa lugar na ito, ang tagapagsalita natin kung ano ang meron ang Occidental Mindoro. Nakagawian na nila noon ang pagiging nomadic o palipat-lipat ng lugar. Subalit naging hamon na rin sa kanila na makapag-aral at lupigin ang pagiging mangmang, kaya niyakap na nila ang edukasyon. Nakapagtayo ng paaralan sa kanilang lugar at lumipas ang panahon, nakapagtapos na ang unang batch ng mga estudyante sa elementarya. Naipunla sa kanila ang pangarap na makipagsabayan sa tumanggap ng biyaya ng edukasyon. Kailangang ituloy ang nasimulan, kaya kahit wala pang high school sa kanilang lugar, sila ay pumupunta kung saan maaaring madugtungan ang kanilang nasimulan. Ngunit hindi madali ang lahat. Kailangang pangatawanan ang pagkamit ng pangarap. Kaya sinadya namin ang paaralan ng Puypuy National High School para makita ang mga kabataang nagpupursiging mag-aral. Alas 4 na ng hapon nang madatnan namin sila sa kanilang huling schedule ng klase. Ang grade 7 ay may 50 mag-aaral. Pagka-dismiss, nagmamadali na silang lumabas ng silid-aralan dahil alam nila ang layo ng kanilang lalakarin. Isa sa mga batang ito si Narcisa. Kung paglalakad mula ay papuntang school, nadadaanan ko po itong school na yung Kalikasan Elementary School. Ano po ang teacher, grade 1 up to grade 6. Sa ngayon po, umuwi na po sila. May mga bata pa po nakatira na naglalaro po at mamaya-maya po umuwi na rin po sila. Mula paaralan, may 30 minuto hanggang sa paanan ng bundok ang kinakailangang lakarin at isa't kalahati uli para marating nila ang kanilang mga tahanan. Umalis po kami alas 4. Makarating po kami alas 6 ng hapon. Alas 6 ganun, mag-alas 7. Dapat po mabilis po yung lakad. Wala pong tigil, dire-diretso po kasi po makakabot yung daanan po namin. Sa paningin ng iba, modelo sila dahil sila ay may sakripisyo para maging unang Mangyan na makapag-aral sa mataas na antas. May mga araw na hindi talagang maaaring umuwi, kaya nakikituloy sila sa mga taga-Puypuy, lalong-lalo na sa tahanan ni Christy Asuncion. Ako po si Christy Asuncion, nakatira dito sa Kasiyahan kung saan itong mga katutubong estudyante na nag-aaral ng high school ay sa amin po nakatuloy. Sa kahirapan ng buhay nila, nagipag-usap sa akin ang kanilang mga magulang upang dito makituloy sa dahilang wala pa silang matuloy ang bahay. Kung minsan wala silang mga baong pagkain, nagipag-usap sa akin ang kanilang mga magulang na kung pwede ay pakisakop muna namin sila o kaya bigyan namin sila ng kanilang pagkain. Bale, 10 silang nakatuloy rito. Bale, ang galing sa Tamisan ay 3C silang lahat na estudyante. Pero yung 3 nakatutulog sila sa barangay hall. Mababait naman sila at sila ay porsigido sa kanilang pag-aral.
At sinasabi ko nga sa kanila, ipagpatuloy nila ang kanilang pag-aral, mag-aral silang mabuti hanggang sa sila ay makatapos. Edukasyon ang susi para sa ikaunlad ng kanilang buhay, para maitaas ang kanilang dignidad. Isang paborito nilang lugar na nakikita sa araw-araw ay ang Kalikasan Elementary School. Dito din nila nakikita ang iba pang kabataan na may pangarap din na makarating ng high school. Itabuhin, galang kami lutok, hanggang lutok, galang yang ayemi. Magandang mga tanawin na halos ordinaryo na lamang sa kanila. Magagandang palayan, gulayan na nagpapaala-ala sa kanila na ang pangunahing kabuhayan ng kanilang mga magulang ay nakayakap sa agrikultura. Dinadaanan nila ang ilang mga sapa na kapag tag-ulan ay umaapaw, mababato at mapuputik. Dumadaan sila sa gilid ng ilog para makapaghugas ng paa. Nababasa ang kanilang kasuotan. Mga isa hanggang apat na sapa ang kanilang dadaanan. Pagkatapos ng isa't kalahating oras, narating na namin ang Station 1 ng Iglit Bako National Park. Naabutan pa nila ang kanilang mga dating guro na bumababa na rin sapagkat tapos na ang gawain sa pagtuturo. Alas 5, madilim na at halos ilaw na lamang ng aming kamera ang gabay ng mga estudyante. Masayang naghihintay sa mga bata si Pausto Nobiloso na ama ni Narcisa. Siya rin ang pinuno ng kanilang tribo Taobuin. Kasama pa din ni Narcisa ang kanyang ina na ang pangarap ay maging guro siya. Pagkagaling ng eskwelahan, nagagawa pa rin ni Narcisa ang pagtulong sa mga gawaing bahay. Nagpapasalamat ang pamilya ni Narcisa na may kanin sila na pagsasaluhan at masaya na sila na may tinimplang kape na kanilang ulam sa kanilang hapunan. Ako po si Fausto Nobiloso, tatay ni Narcisa, at sa kasalukuyan po ako rin yung punong tribo ng Taobuid na nasasakupan ng Bayan ng Kalintaan at Bayan ng Sablayan. Pangarap ko na sa pamamagitan ni Narcisa ay matupad man lang yung aking pangarap na magkaroon ng katutubong guro sa aming tribo. Kaya kahit na mahirap ang aming buhay dito sa kabundukan, ay sinisikap po namin na makapagtapos ang aming anak na si Narcisa sa kanyang pag-aaral. Kahit malayo ang eskwelahan sa Barangay Puypoy. Kungenge walo papito si Narcisa. Aroro ang okalimus ay ang iwa pia si kapani laman. Laman na papabulo pia ay lago barkadan sa amiba. Ang iwa pia adali tuwa pia. Pagkatapos nito, sa tanglaw ng lampara, sinisikap pa rin ni Narcisa na makapag-review dahil siya ay may exam kinabukasan. Kung napapansin niyo po, wala po akong aklat. Pinapahiram lang po kami ng aming guro. Naghihiraman lang po kaming magkaklase. Napapansin niyo rin po, itong notebook ko may nakatatak na Plan International. Binigay po sa amin ng Plan International sa mga estudyanteng katutubo. Nagpapasalamat po ako sa plan kasi nabigyan po kami ng libreng notebook. Alas 9, kailangan ng matulog ni Narcisa. At ngayon po, katatapos ko lang pong mag-review. Alas 9 na po ang oras, kailangan ko pong matulog. At gigising po ako ng alas 3.
para po makahanda, makapasok po ako ng maaga. Ding walaman man, nagkibigan ng lupa, at ang lupa na hindi sa amin. Nagkaluan po na, payak ang buhay sa Tamisan, at malaking kasiyahan na nila na magsama-sama tanlaw ang apoy na kanilang ginawa at umawit ng kanilang pagmamahal sa kalikasan. Umaga na, rinig na ang tilaok ng mga manok. Kita pa rin ang lampara na tumanglaw sa pamilya ng mga katutubo. Kailangang magising ni Narcisa ng alas 5 ng madaling araw. Ganap nang nakikita ang ganda ng Tamisan. Ang gandang umaga po, magising ko lang. Oras po ngayon ng alas 5. Ngayon po ako ay magtutukbas na. Maganda ang kanilang komunidad. Sa pagbaba nilang muli, mas maputik ang kanilang dadaanan dahil sa hamog ng umaga. Nag-aalala ang kapatid ni Narcisa na si Gloria na isa na rin kagawad ng barangay sa bawat baba ng mga bata. Ang aming estudyante po sa high school ay may 19 na bata. Araw-araw bumababa, umuwi, nagtitiyaga, madilim-dilim pa, umaalis na. Ngayon ang pagdating ng hapon, ganun din, madilim na. Kaya mahirap sa amin, dito sa amin, malayo. Pag may bagyo po, kawawa. Nag-aalanganin kaming mga magulang na baka nahanod na, malayo ang lakarin. Ang aking anak po ngayon ay 2, college na, napagtagumpayan nila yung hirap. Ngayon po ako'y nakabihis na at kailangan ko na pong lumakad papuntang eskwelahan. Ang oras po ngayon ay 6 na. Kailangan ko na pong umalis. Pansin po ninyo, hindi na po ako humanagahan dahil po sa kakapusan ng aming buhay. Nasanay na rin po ako hindi ko managahan. Bumabaw na lang po ako at kumakain na lang po ako sa loob ng eskwelahan na. Thank you.
Ito po pala yung Tamisan Elementary School. Wala po sanang problema kung dito po kami pumapasok. Malapit po sa aming pamayanan. Kaso lang po, bumababa po pa po kami kasi po nandoon yung high school. So bababa po na po tayo ngayon para umpisahan ng paglalakad papuntang eskwela. Malaking tulong ang hanging bridge na ito para makatawid sa malalim na ilog ng kanilang lugar. Pangarap ng pinunong tribo ang pagkakaroon ng dormitoryo malapit sa paaralan ng mga bata sa ibaba ng bundok. Dahil hindi nila maiiwasan na mag-alala. Mapanganib sa mga bata, lalong-lalo na sa kababaihan, na sila ay mapagsamantalahan sa kanilang dinadaanan. Kalalabas lang po natin mula sa bunkhouse at kung napapansin niyo po, nasa likuran ko ang basketballan na kung saan itinayo po ng mga kabataang lalaki na mahilig po mag-basketball. Thank you.
palupay duama. Well, malifa. Teriko. Madagsal doon, madagsal. Gewang, lawat ang paso. Padali. Haroy, talufoy. May stop house din sa kanila na naghihintay pag naabot na ang bahaging ito. Dito sila nagpapahinga at nandito din ang kaisa-isahang poso na kanilang ginagamit para linisin ang nadumihan nilang uniforme. Arit kalupoy! Tutukutan niyang darafa! Elifak, yay! Arusi! Ito po yung bahay na kung saan dito po kami namamahinga paggaling sa bahay at sa paaralan. Dito po kami namamahinga kapag pagod na po kami. Sa araw-araw po ng aming paglalakad, nadadaanan po namin itong kaisa-isang bumba na kung saan dito po kami umiinom para pampatiduhaw. Mabukis. Paglalakad, nadadaanan po namin itong mungguan. Ito po ay pag-aari ng mga katutubo. Thank you.
Kahit pinilit nilang makaliis ng maaga, late pa din sila sa kanilang klase. Pero kahit anong pagod pa, pinipilit pa rin nilang makipagsabayan sa kanilang kamag-aral na tagapatag. Ang kanilang pangangailangan ay simple lamang ang magkaroon ng dormitoryo. Kahit yari sa mga native materials, basta masisilungan lamang. Kaya sa imbitasyon ng barangay officials ng Puypuy, kami ay nagsadya at isinagawa ang pagpupulong. Dumalo ang kinatawan ng mga magulang at barangay officials. Sa pulong na ito, inilatag na nila ang pangarap nilang simpleng disenyo. May kwarto ang mga babae at mga lalaki, may kusina at may comfort room. Handang makipagtulungan ang mga magulang sa paggawa nito. Hinihiling lamang nila ang mga materyales tulad ng simento, pako, plywood at ilang bagay. Sila naman sa kahoy, sa mga native na gamit na pandingding at labor. Ikinalugod ito ng kanilang school officials dahil sinisiguro nito na ang mga naunang bilang ng mga mangyang pumapasok sa grade 7 ay makakapagtapos ng kanilang high school. Nanawagan na rin ako sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan tungkol sa bahay tuluyan ng aming mga estudyante nag-aaral sa high school para magkaroon ng bahay tuluyan para hindi na pauwi-uwi dahil malayo po masyaro yung nilalakad nila. Minsan ginagabi na sila pag-uwi at minsan nahuhuli rin sa pagpasok dahil sa kalayuan. Ngayon mayroon pa akong dalawang anak na susunod pa dyan, sunod na taon. Kaya sana po matugunan ang aming kailangan, kahilingan, ang tuluyang ito na aming mga anak. Yun lamang po at maraming salamat po. Kung sino man po ang may mabuting mga kalooban na siyang gustong tumulong po sa mga katutubo na ito, na sila po talaga naman ay porsigido makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Dahil kahit po sobrang hirap ng kanilang tinatahak hanggang po sa kanilang tribo, ay sinisikap pa rin nila na at ng kanilang mga magulang na sila ay makapag-aral. Yun lamang po at marami pong salamat. Sinilang ako't namulat ay kagubatan, kultura ng katutubong nakagisnan, puni ng mga ibon at lagaslas ng hangin ang nagbibigay buhay sa kagubatan. Ang awit ng
ay angking galaw.